Paisa-isa ng naiati ng mga balikbayan box na natenga matapos abandonahin sa warehouse ng Bureau of Customs. Paalala ng ahensya, libre ang pagpapadala nila sa mga yan. Saksi, si JP Soriano. Tuwang-tuwa ang mag-anak ni Dayan nang dumating ang balikbayan box ng kanyang inang si Lilibet, OFW, sa Riyadh, Saudi Arabia. Pamasko na raw ito ng ina na tinitiis ang mawalay sa anak at apo sa Pilipinas. Pinitay po talaga nila yan. Matagal na nilang iniintay yan. Ito lang ang nakaraling pa. Ilang buwan din ang paghihintay para maihatid sa kanila ang padala. Dahil ang balikbayan box ay isa sa mga inabandona sa Bureau of Customs ng mga kumpanya abroad na nag-deliver nito sa Pilipinas. Nailabas lang ang mga ito sa tulong ng Bureau of Customs at mga local na mga door-to-door company. Isa lang po ang delivery truck na ito sa aking likuran ng miyembro ng door-to-door consolidator sa Pilipinas na nagde-deliver na ngayon ng mga balikbayan boxes matapos ilang buwang matenga sa Bureau of Customs. Bukod kay Dayan, mahigit 4 buwan ding naghintay si Marilyn para sa 3 balikbayan box na ipinadala sa kanila ng kapatid na OFW sa Norway. Nakaka-nervous kasi baka hindi dumating yung mga ano, kaya nagpapalo up din yung kapatid ko. Paalala ng Bureau of Customs, libre ang pag-deliver ng mga balikbayan box na bahagi ng mga kargamentong inabandona sa customs. Wala na po sila dapat bayaran at kung meron pong magkocontact sa kanila, mag-engage lang po sila doon sa official na hotline namin, ang official na mga tao namin. We will be using official platforms lang po. Kahapon, ilang padala ang binuksan ng customs. Paliwanag ng ahensya, ginawa nila ito upang matiyak kung ito raw talaga ang container na naglalaman ng mga inabandonang balikbayan box. May mga saksi naman daw na representative ng consignee nang buksan ng ilang kahon at may suot na body cameras ang mga inspector. Agad ding sineryuhan ang mga ito pagkatapos. Iniutos na rin daw ng customs na hindi na kailangang idaan sa 100% inspection ang mga balikbayan box para mas mapabilis ang pagproseso sa mga ito. Inaasahan naman magbibigay ng update ang Department of Migrant Workers sa mga susunod na araw, kaugnay sa koordinasyong ginawa ng customs para matunton at mapanagot ang mga nasa likod ng balikbayan box modo sa ibang bansa na ang ilan daw ay mga Pilipino pa mismo. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi.